Good morning, mga kaso weird. Punta lang tayo ng dagat, no? Dahil nakakalungkot, dahil may nalunod na naman. May namatay na naman sa dagat namin. Be, sama ka? Ito yung aking mga life jacket. Saan na kayo iba kong life jacket? Ang dami kong life jacket, ah. Makikibalita tayo dun. Tawak. Kami palang ni Bibi lang gising. Si ate at saka si Mrs. tulog pa. Andiyan na yung mga tropa ni Bibi Elo. Huwag kayong pumunta sa dagat, ha? Ha? Pag nakikita ko kayo, lagot kayo sa aking lahat. Ayan, naglilinis lang siya sa kubo. No. Ito yung lahat ng basura na nakuha sa kubo. Pagkadaming basura, wala namang... Hindi, may mga bata kasi mga kasuward, may mga bata na naglalaro dito, kaya yung basura. Pero inaayos. Ito, ipapadla ko na to. Yan si Dagi, si Michael, si Iker. Naayos. Yan. So, ang lalakas pa rin ng alo, no? Ang lalaki pa rin. Wala pa rin makalaot. Pwede, uwi ka na. Hindi tayo makapag-zoom kasi GoPro ang gamit natin ngayon. So, kagabi... ay umabot na naman ang tubig dito, no? Yan yung pinakadulo dyan, no? Kaya ang dami na namang basura. Ito lang ang pangit dito sa area namin, mga kaso weird. Yung mga basura kasi nandun lang yung ilog, eh. Ayan, yan yung kita nyo dyan. Ilog na yan, ipapasok dyan. Kaya kapag may mga ganitong malakas alon, lahat ng mga basura dito na pupunta sa amin. Kaya kawawa yung mga beach cleaner dito. Buti nga ngayon, hindi ganun karami ang basura, eh. Pero pag bagyuhan talaga yan, gabundok na naman yan dito. Dito lang, oh. Doon, medyo malinis pa. So, doon sa unahan, oh, may nalungunod na naman kahapon. So, hindi ko alam kung nahanap na ba yung bangkay, no? So... magbibigay lang tayo ng warning, mga kasoward, kasi ilang beses na akong nag-vlog dito din about nga dyan sa mga nanluluno dito sa dagat namin, no? Ngayong taon na to, ang dami nang nalunod, no? Kakaiba kasi itong dagat niyan, mga kasoward. Kung titingnan nyo, parang normal lang siya, di ba? No? So, ang mga nanluluno dito ay mga bisita, no? Mga turista, yung mga hindi taga rito. No, hindi nila kabisado ang dagat or wala silang alam sa dagat talaga. Yung para ako dati, basta pag nasa dagat, ligo lang ng ligo. Hindi ko alam yung mga pwedeng mangyari sa dagat. No, dapat alam mo rin yung mga ganun, eh, para makaiwas ka sa aksidente. Katulad dito sa lugar namin, yan. Yung dagat na yan. Yan. Ito, kung titingnan mo, parang normal lang siya na alon, di ba? Pero iba to sa ibang dagat dahil mayroon tong lugong. Yan, mga kasuward. Ang ibig sabihin ng lugong sa Bisaya pa kantil, no? Sa Tagalog, lugong. Ang ibig sabihin, pag tumapak ka sa tubig, mga ilang hakbang lang, biglang lalim, no? Kapag natsimpuhan ka doon, halimbawa, akala mo mababaw lang tapos bigla kang malugong, no, mapunta ka sa malalim. May tendency na aanurin ka na hanggang doon, papalaot. Kasi ang agos dito, laging papalaot. Yan, ang mga, may agos, eh, yung current. Yung current niya. So, ibig sabihin, yun ang agos, no? Ibig sabihin, kahit na ang alon ay papunta dito sa baybay, ang agos, hindi papunta sa baybay, papunta pa kontra. Pa kontra doon, no? Papunta doon sa laot. So, yun ang magdadala sa'yo sa laot. Yun ang magsasanhi ng pagkalunod. Kasi akala mo mababaw, malalim na pala kasi dinala ka na ng agos. Yun, at saka yung formation diyan. Yan, katulad doon, oh, yun, oh, mababaw yun, oh, dito malalim, mababaw. Tapos dito banda, mababaw tapos biglang lalim yan. Yun yung mga lugong, no. So hindi normal ang ilalim ng lupa, ang buhangin diyan sa dagat na yan. Kaya maraming na didisgrasya. Pero dito wala masyado. Doon banda may mga nanonood kasi maraming mga bisita. At kadalasan sa mga
nalululod mga kasuwer, no, ay yung mga nakainom, no? Kasi hindi naman kayang pigilan, sinasabihan naman ng mga lifeguards yan, eh. Hindi mo kayang ano, eh, hindi mo mapipigilan talaga yung mga tao, lalo pag nakainom na, lalo pag gabi, you know, nung nakaraan naman, may mga naliligo sa gabi, na disgrasya din, no? Dahil nga sa Agos nyo, so yun, lahat ng mga, kung meron man akong mga subscribers, may mga viewers man ako dyan, may mga nanonood man sa akin, na mapanood nyo to, kung meron kayong mga kamag-anak or mga kung sino mga kaibigan ninyo na pupunta dito sa lugar namin o kahit saang lugar man, no, dito sa Bukana, no, sa sakop ng Nasugbo, dyan sa Wawa, yan yung magkatabing barangay dito, eh, sa Nasugbo, pagsabihan ninyo yung mga kamag-anak ninyo or yung mga kaibigan ninyo or kayo mismo, kung may makapanood man ito, mag-ingat kayo sa dagat, hindi lang dito sa amin, no, yan, no. Kaya kung mapapansin nyo, bakit may nalulunod sa nasa tabi lang naman, yun po ang isa sa mga dahilan, no, ang may agos, no, may agos po kahit dyan lang sa tabi na yan, no? Akala mo alon lang yan, may agos po yan na papunta sa laot, no, tapos may lugong pa, kapag napailalim ka dyan, hindi mo na maabot sa paa yung buhangin, tapos ang agos ay paganon sa laot, di dadaling ka talaga sa laot hanggang sa malunod ka na, no. Kaya ang iba magtataka, bakit nalulunod, eh, ang babaw lang naman, di ba? May mga lugong diyan sa ano namin, kaya yun ang mga dahilan talaga kung bakit may mga nalulunod. Tapos kung nakainom ka pa, lasing ka pa, mahirap mong kontrolin yung sarili mo. Tapos pag hindi ka pa marunong lumangoy, lalo na, di ba? Tapos mataranta ka pa. Yan. Kaya kami nga dito, yung mga taga rito, hindi basta-basta naliligo diyan, eh. Hindi yan basta-basta naliligo, mga taga rito. So yung mga bisita, no, sa dami ng mga bisita, hindi nila kabisado yung dagat dito. No, kaya yung iba, basta-basta na lang punta doon, punta diyan kahit saan, eh, katulad niyan, oh, may mga naliligo diyan, oh, yan. Yan sobrang delikado yung lugar na yan. Kasi maraming lugong diyan, may mga mababaw tapos biglang lalim. Diyan na aksidente yung bangka ni Ronel. Oh, pero sila, alam nila kasi nandiyan lang sila, oh, hindi sila pupunta doon kahit mababaw. Yan. Yeah. Sobrang delikado. Condolence po. Condolence doon sa pamilya nung kung sino man yung hanggang ngayon natin hindi pa nahanap yung katawan, kahapon pa yung nalunod. Ayan, magbigay lang tayo ng warning ba, no? Malay mo, sa pamamagitan ng vlog natin ay makatulong tayo na magbigay ng mga warning sa mga mahilig maligo sa dagat. Kasi alam niyo mga kasuward, hindi lahat ng mga naliligo sa dagat ay alam yung mga ganyang bagay, no? Ang iba talaga basta ligo lang, wala silang knowledge about sa current, yung mga lugong, di ba? Kaya may chance talaga na malunod kapag hindi mo kabisado ang lugar tapos nakainom ka pa. Buti sana kung kabisado mo, yan, okay lang. Ba, dito pala si Tolich. Alakan ba? Nakaltubig ka ba, eh? Oo nga, inaabot na yung mga basura na naman, oh. May namatay na naman. Sabi ko, paro, sabi ko, itong may bayo. Oo. At yan yung kusiyat kahapon, balik-balik dyan. Kaya ito nakita. Yan, si Tolich, tanongin natin kung ilan na. Ngayong taon na to. Pa, madami na idong. Madami na, no? Madami na namatay. Ang dami nang namatay, mga kasuward. Kasi nga, kahit pa may mga lifeguard, hindi talaga nila kayang bantayan lahat, eh. Kasi may mga makukulit talaga pag sinabi mo hanggang dito lang kayo, hanggang dyan. Makukulit lalo pag nakainom. Kaya lahat kayo, mag-ingat kayo. Pag nakainom ka na, malakas ang loob mo, eh. Kaya ang gabi nga dyan, kalalaka ng alo, eh, may naligo pa rin. Mahirap. Sa mga buka, ulo. Ayan, no? Kasi ang mga maliligo kasi, oh, pagka ganyan, ang alon, oh, lakas ng alon, mag-i-enjoy sila, eh. Kasi nga, ang alon papunta sa baybay, wala silang alam na may agos. Hindi alam ng ibang mga naliligo kasi yan, eh, mga ganyan. Maraming malalim, maraming wabaw. Ngayon, medyo mahina ang agos na yun, eh. Pag yung taong malakas. Oo. Oh. Kasi kati, no? Walang makalaot. Dahil hindi kayang anuhin yan. Malakas yan. Sira ang bangka mo dyan. At saka isa sa mga dahilan kung bakit mahirap tumawid. Kasi katulad yun, umalo, ano, pwede kang tsumimpo yan. Kaya lang, ang problema nga, yung ano, yung mga lugong-lugong. Kasi yan, lugong. Tapos biglang may bahura na naman sa unahan. Kaya hindi mo alam kung saan mo pa, kung hindi mo kabisado talaga, hindi mo alam kung saan mo padadaanin yung bangka. Makatawid ka dito banda, pagdating sa unahan, may bahura na naman, sasabit yung ilisi mo. Pag namatayan ka ng makina, pipisaan ka ng mga alon, nawasak ang bangka mo.
Pahinga muna. Yeah, pahinga muna kami. Pahinga. Dito lang tayo sa kubo. At ito nga inaayos namin mga gamit, no. Inaayos pala nila. Kasi ako nagbibideo na naman ako eh. Stolits. Ayos ni Marky na kaya. Ang ina mo weirdy ha. Pwede ka palang bitbitin ng mga bisita ha, kung saan saan ka pupunta. Nalapit na pala sa ibang mga tao to. Dati hindi lumalapit yan si weirdy sa mga sa ibang tao eh. Ako pag napuno na sa'yo itatali na kita sa bahay. Oh, tinan mo yung tsura mo, ano yung kinakain mo? Yung sinuko kanya kanina. Takot yan sa akin pag nagagalit ako eh. Ante ko naman! Hindi. Nice na yung video ko. Almusal lang tayo mga kasawerd. Meron tayong kanin saging. Ito yung inanong ko ng salabat. Tapos ito, kasi tinabad ako magluto. Tinabad tayo magluto. Meron pa na naluto na sarili ng hotdog. At saka yung walang laman yung isang yan. Ito naman yung danggit na binigay ni John Ray. Ito galing pa ng Burias Island yan. Wow, shout out sa talaga Burias. Hindi tayo makadali ng mga masariwang isda ngayon. Dahil wala nga nakalaot, no. So wala tayong mga kaya na sariwa ngayon. Pero titingnan ko mamaya kung kasi sila Kabugoy at saka si John Riot ay nasa Twin Island sila, nangawil. Kasi doon sila nanggagaling sa COVID, doon kaila tuglig. Doon kasi walang alon, so galing sa ilog, direkta sa dagat, kaya nakakalaot sila. Hindi katulad dito sa Bukana, kailangan mong tumawid sa alon, so hindi safe sila. Nasa laot sila ngayon, so aalamin ko pa kung may huli sila. Pag meron, baka pumunta ako doon kasi gusto kong kumain ng sariwa talaga eh. Kilaw. Kasi diba ang tagal ko sa, ay lang tagal, dalawang araw kami sa Laguna. Tapos pagdating dito, hindi pa ako nakakain ng sariwa eh, ng isda. Kaya namimiss ko yung kilaw. Tsaka may sabaw ng mga sariwa. Yung galing talaga sa dagat. Yan. Hindi pala to danggit, pusit pala. Masarap. Yun, nandito lang kami kay Kakilay. Nahuli sila sa ano, sa hulaan. Kasi gusto makita ni Bibel si Blink, ano si Blink, Kablink, at saka si John Riot eh, oh. Hindi, buhay pa naman yan. Nalula. Inuwi mo na ni Kabugoy. Galing siya sa lawat, nalula. Nalula. Bakit? Saan na siya nagat siya na? Kaya, tatak ako. Hindi, malaki ang bangkay. Ay naman, maliit lang. Suka na suka no si John Riot. Nangawin sila ni Kabugoy. Hindi ko alam kung nablaki yun. Malakas at ang alon. Malaki. Baka. Tintayin natin magising. Masama ang tama. Ayan na mga kasawad, gising na si John Riot. Okay ka na? Okay na doon. Magandang hapon mga kasawad. Punta namin si Kabugoy dahil may huli doon. Sa Burias, hindi ka nalula dito. Dito nalula ako. Nalula. Nangawin sila ni Kabugoy. Kataranta pati si Kabugoy. Dami kong sinuka. Pinaka-vlog kay Kabugoy yun. May mga kulang nag-vlog. Nakataligo ng mga Kabugoy. Buti nang bugudugpo at ito. Oh! Ang ganda eh! Oh! Subukan mo, sayang! Sayang to! May istirela yung battery ng GoPro. Okay naman oh! Kasi yung original na battery ng GoPro ni John, hindi na gumagana eh. Ito yung ginagamit ko, gumana naman sa GoPro. Ganyan yung nangyari sa akin. Ba't sa akin? Hindi! Oo nga ano! Para sa'yo talaga yun, Dol. Tapos ulit-ulitin ko ha. Tapos nung inilit ko yung video kahapon, parang kumukurap-kurap yung video. Dahil yan sa battery? Oo, sa battery niya.